Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanos sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Dakilang kandang sumikat sa langit, abang nararamdaman ng araw, siya'y nakatungtong sa maliwanag na labing dalawang bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahangahanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang pagkareina ng Mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Ulitin po natin. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Tugon. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon papupurihang tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tugon. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklo, buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Tugon. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipi ay sinasama, nagiging prinsipi ang mga lingkod niya. Tugon. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli ngayon po ay pinararangalan natin sa paggunita natin itong kapistahan ng pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Kung maalala nyo po, isang linggo na nakakalipas ng ating ipagdiwang ang pag-aakyat kay Maria sa langit. No? Nung mismong araw ng Martes, August 15, ang pagdiriwan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. At makalipas ang pitong araw, kumbaga ito naman ang pagka-reyna, no? Ni Maria, ang pagpuputong ng korona kay Maria. Pero syempre, no? Sa atin nga po madalas natin naririnig sa titulo ng ating simbahan na si Maria ay ina at reyna ng maralita. Si Maria na malaki ang naging bahagi sa plano ng Diyos na kaligtasan para sa mga tao. Dito nga po no, sa narinig nating Ebanghelyo ay ganun din yung kanyang kagalakan sa ginawa ng Diyos sa kanya. Pero hindi pinilit si Maria, kundi inihanda din si Maria para sa isang napakalaking desisyon na kanya pong ginawa sa buhay. Sa atin po, no, kumbaga dahil nga siya ay ina ng Diyos, kung kaya'n, no, minabuti ng simbahan na siya po ay parangalan bilang reyna, no, ng ating ding simbahan. Maraming titulo si Maria. Marami tayong ibinigay na kung ano-ano mga tawag sa kanya, no. Pero nawa, ang pinaka, kumbaga, nais ng isang ina, hindi lang basta reyna, no, kundi yung mapalapit ang kanyang mga anak sa ating pong Panginoon. Ibinigay din si Maria bilang ina natin, bilang reyna, para manguna sa atin na mapalapit sa Diyos. Yun naman po, no, ang isang gawain ng isang reyna ay bukod sa protektahan ang kanyang nasasakupan, ay yung patuloy na sila ay magabayan tungo sa isang mas maayos, banal at maunlad na pamumuhay, isang bayan na may takot sa Diyos, may pagkilala sa Diyos. Kaya malapit sa atin ang no sa puso natin si Maria. Pero tandaan natin, hindi bilang isang Diyos, hindi bilang tagapag o pinagmumulan ng biyaya, kundi nagiging daluyan lang ng biyaya para sa atin. Bagamat siya po ay isang reyna para sa atin, pero wag natin malabisin na para bang si Maria ay ginagawa nating kapantay
ng Diyos. Dahil mismong si Maria ayaw ng ganong mga kumbaga pagsamba sa kanya dahil malinaw sa kanya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Siya ay alipin na sumusunod sa plano ng Diyos. Kaya sana po, no, minsan nagkakaroon tayo ng confusion at isa ito sa mga napapansin sa atin bilang mga Katoliko na kung paano natin parangalan si Maria na parang isang Diyos. Si Maria, mas nais niya na tayo po ay sumunod sa sinasabi ng kanyang anak. Lagi niya sinasabi, pakinggan ninyo siya. Dahil alam ng ating ina at reyna kung ano ang makakabuti para sa atin. Amen? Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating pangangailangan sa tulong ni Maria. Ang ating itutugon, sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agar ang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Bawat galang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklulohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pumuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng managagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Ang hirap